Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya ng gobyerno laban sa online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Sa isang pulong sa Malacañang, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa mga lumalabas na ulat ng kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC at child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of the Interior and Local Government at iba pang ahensya ng gobyerno na i-monitor at hulihin ang mga sangkot sa naturang krimen dito man o mula sa ibang bansa. Makikipagtulungan din ang gobyerno sa mga internet service provider at sa mga komunidad at paaralan para ipaalam sa publiko ang tungkol dito. Ayon kay Margarita Magsaysay, Officer in Charge Executive Director ng National Coordinating Council on OSAEC and CSAEM, talamak ang kalakaran ng online child abuse sa mga mahihirap na komunidad sa Cagayan de Oro, Iligan at Taguig City. Anya, kabilang sa pinagkakakita ang klase ng pang-aabuso, ang pagbebenta ng mga hubad na larawan ng mga bata. Sa panig ng PNP, sinabi nitong bumubuo ang gobyerno ng mga hakbang at kagamitan laban sa AI-generated na material na ginagamit sa pang-aabuso ng mga bata. Ayon kay Brigadier General Paul Shamanalad, hepe ng PNP Women and Children Protection Center, bumubuo na ang ibang bansa tulad ng South Korea ng mga programa para tuntunin at pigilan ang pagkalat ng mga malalaswang larawan ng mga bata na gawa ng artificial intelligence. Sa iba pang balita, bakante ngayon ang posisyon ng gobernador ng Lalawigan ng Cagayan matapos na idiskwalipika ng Commission on Elections si Cagayan Governor Manuel Mamba kaugnay ng national at local elections noong 2022. Sa inilabas na desisyon ng COMELEC First Division kahapon, sinabi nitong nilabag ni Mamba ang pagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code na gumastos ng pera ng gobyerno noong panahon ng election period mula Marso 25 hanggang Mayo 8. Bunso dito ng reklamong gumamit ng pera ng gobyerno si Mamba para mamigay ng ayuda at tulong pangkabuhayan. Tinanggihan din ng COMELEC ang depensa ni Mamba na hindi sakop ng naturang election ban ang mga lokal na pamahalaan. Maghahain naman ang kampo ni Mamba ng motion for reconsideration kaugnay nito. Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagsasagawa ng Joint Maritime Law Enforcement Operations sa paligid ng karagatan ng Pilipinas. Sa isinagawang 11th Bilateral Strategic Dialogue sa Washington, D.C., mula Abril 22 hanggang 23, nagkasundo ang mga mataas na opisyal ng dalawang bansa na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa South China Sea sa ilalim ng pandaigdigang batas. Layunin ng aktibidad na pigilan ng anumang panggigipit at iba pang agresibong pagkilos sa loob ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag-aaralan ng dalawang bansa ang mga hakbang at panuntunan ng pagsasagawa ng naturang operasyon. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, sakaling matuloy ay hihikayating sumali dito ang iba pang kaalyadong bansa tulad ng Australia at Japan. Kasabay nito nanawagan ng Pilipinas at U.S. sa China na tigilan na ang pag-angkin ng teritoryo at sumunod sa ruling ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at irespeto ang soberanya ng Pilipinas. Muling magpupulong ang dalawang bansa sa Maynila para sa ikatlong maritime dialogue na gaganapin sa Oktubre. Wala pang inihahaing request ng Estados Unidos para ipa-extradite ang wanted na pastor na si Apollo Quiboloy. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, maaaring maghain ng U.S. Embassy sa Maynila ng direktang kahilingan sa Department of Justice para may extradite si Quiboloy. Gayunpaman, posibleng maisantabi ang pag-extradite dito ngayong may nakapasampang kaso laban sa kanya sa Pilipinas. Kailangan ding ihain sa pastor ang arrest warrant laban sa kanya. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad si Quiboloy dahil sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Nakalista na ang pangalan niya sa wanted list ng U.S. Federal Bureau of Investigation. Naglabas din ang Pasig Regional Trial Court ng arrest warrant laban kay Quiboloy at limang kasabwat niya dahil sa reklamong qualified human trafficking. Sa iba pang balita, mahigit 2 milyong international visitor ang bumisita sa Pilipinas ngayong buwan ng Abril.
Batay sa datos ng Department of Tourism, mas mataas ng 15% ang bilang ng tourist arrivals kumpara sa 1.7 million noong Abril ng nakaraang taon. Nangunguna ang South Korea sa mga bansang may pinakamaraming turista na bumisita sa bansa ngayong buwan. Katumbas ito ng 27.1% ng kabuuang visitor arrivals sa bansa. Pumapangalawa ang Estados Unidos na bumubuo ng 15.7% na sinundan ng China na nasa 6.4%. Mula sa unang araw ng Enero hanggang Abril 24, pumalo sa 157.6 billion pesos ang kinita ng Pilipinas mula sa turismo. Ibig sabihin, umabot sa 120% ang recovery rate ng turismo mula sa kitang 130.59 billion pesos sa kaparehong panahon noong 2019 o bago ang global lockdown na dulot ng COVID-19 pandemic. Mahigit 116,000 o 5.7% naman ng mga international arrival ay binubuo ng mga Pilipinong balikbayan. Target ngayon ng DOT na paabutin sa 7.7 million ang international arrivals sa buong taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita. Sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.